Yung mga chong, isang mabilis lang para sa PBA updates. Semis, Game 3. Ang magkalabang koponan ay parehong mainit sa 3. Pero maagang nakalayo ang Magnolia at tinapos ang first quarter na 14 ang lamang nila. Di katakataka dahil si Jonathan Williams ay buta. Sa ikalawang kanto, mas umalagwa ang lamang ng Kamanukan. May paripit pa si Polly sa malayuan. Habang ang LPG sa Dayo ay kinukulang. After ng first half, nakaisang field goal lang. Tapos iba-iba ang nag-aambag sa Magnolia. Kahit ang nag-imbento ng basketball ay libreng nakakapatsyal sa luneta. Kaya naman solid pa rin itong abante nila. Sa third quarter, mukhang nagpakarga ang Phoenix. Kaya agad-agad ay nakabirit, si score ay nakalapit. Si J3 ay nagbabawi na, kaya naman panay ang sagasa. Hanggang ang lamang ay bumaliktad na nga. Ang quarter na to, gas naman ang nakakuha. Sa huling kanto, nagbatsa ang deadly weapon ng gasolina. Si RJ Azul ay panay ang tirada. Kaya ang energy ng gasoline boys ay mas nag-init pa. Di na nila hinayaang makabangon pa ang Magnolia. Panalong Phoenix at buhay pa. Best player of the game si RJ Azul na may deadling 17 points. Kabilang ang 5 sa 3. Actually, 6 sa Fuel Masters ang naka-double digits. Kabilang si J3 na nag-init sa second half, naka 19 points at 15 rebounds. Samantala sa Magnolia, si Tyler Bay na ang kataasan na may 18 points at 12 rebounds. Naka 14 points at 9 rebounds naman si Calvin Abueva at nambuisit ng Bangkala. Tanggal na na pag iniwa mo, penge. Tila na wala ng sustansya sa second half ang Magnolia. Tinalo sila sa puso at sipag ng gasolina. Kay Kentafin pa lang, kota na. I believe I can fly. Aray, ang sakit. Yung mga chong, gawing mas exciting ang panonood ng PBA at NBA sa pamamagitan ng 1xBet, ang number one online betting and gaming na basic mo lang lalaruin. I-click mo lang ang link sa comment section at gamitin ang registration promo code na BESTVLOG and get up to 6,000 pesos first deposit bonus. Pwede mong gamitin ang available different payment methods gaya ng GCash, GCash Direct at Paymaya. Laro na, but remember to gamble responsibly. Di masyadong kainitan ngayon ang mga pangdiinan ng kaalakan. Pero sa bench, may mga nagparamdam. Si L.A. Tenorio sa Barangay Ginebra at Don Trolliano naman para sa koponan ng serbesa. Konti lang tong diferensya, lalo na sa second quarter kung saan ang laro ay mas nagkikitan pa. Si Mang Benny ay nag-init sa 3 at tumapos ng 16 points sa kalahati. Pero sa ilang ang lamang ng SMB dahil masigasig din ang paghabol ng Ginebra. Si Tony Bishop ay maganda ang pinapakita, naka-15 na. Ang third quarter ay minanduhan agad ng barangay. Umiwan ang bahagya sa San Miguel Beermen. Pero mababa ang tagay nang si Jamie Malonzo ay ininda ang one hood. Chance ang sinunggaba ng serbesa para ang kalamangan ay maibalik sa kanila. Sa huling kanto, mas tumaas ang tagay ng SMB. Ang pabutas ni Jericho Cruz ay dumadami. Si Junmar Fardo pa ay dumiin ng konti. Pero si CS ay meron pang NSD. Ang free throw niya ay swabe sa huli. Chance ang makatabla ng jeans sa dulo. Kaso ang pasa ni C-Stand ay nawala sa wisyo. At yun na nga, SMB na ang nanalo. 3-0. Best player of the game si Jericho Cruz na may 17 points kabilang ang dalawa sa malayo. Si Benny Boatwright ay tumama ng 26 points kasama ang 6 sa 3. Pero may pagka-Williams din minsan. Pero ayos lang dahil pasok na sila sa finals. Habang laglag na ang Barangay Ginebra. Sayang tong effort ni Scottie Thompson na kumayod ng 17 points, 9 rebounds at 5 assists. Si Tony Bishop ay tumapos ng 25 points at magtutuloy-tuloy na tong pagpatsyal-patsyal niya. Sampa na sa final si Coach Gallant na sa tawagan ay medyo nagalit. Paano Coach? Paano? Alalalalalal. Hanggang dito na lang mga chong. Maraming salamat. Hanggang sa muli.